morning. It's a good Friday and we decided to stay here and appreciate nature and God here sa beachside ng Lingayen. And itutour ko rin kayo later on para makita nyo kasi itong beach ito is a free beach, no? So public beach to, kaya maganda magstay dito with your family. May mga libreng cottage, ganyan. So mamaya, tour ko kayo dito sa beach ng Lingayen na napakalawak. Hi guys, so yeah, pakita ko sa inyo yung tubig ng Lingayen, yung sand niya. Lingayen yung sand niya guys, so gray siya, pero fine siya kasi ganyan yung water. Swimmable naman yung water niya. I mean, hindi siya yung clear like sa mga Lido, Boracay, wherever, pero I think for me it's swimmable. Ang kagandahan pa dito, kahit lumayo ka, nang doon sa may malayo, ano, hanggang bewang pa din siya. So ayan ang dagat. Pagtingin mo dito, ayan ang sunrise. Daming tao kasi sa ano ngayon, Good Friday and holiday. At siguro gusto ng mga tao sa nature. Tapos guys, pag tinignan nyo yan, yung mga bundok na yan, yan ang Central Luzon. Or siguro, hindi ko sure, baka yan yung mga Baguio or Mountain Province. Tapos pagdating mo naman dito, ayan ang ano, Zambales, sa likod niyang bundok na yan. Tapos ayun, yung kung nakita niyo yung lighthouse, zoom ko. Kung nakita niyo yung lighthouse na yan, yan ang Suwan. So, ito ang dagat ng Lingayen. So, bakit ako yan? Lapit tayo. Ay, medyo lumayo tayo. Medyo lumayo tayo. Ganda, oh, sunrise pa, oh. Ayun, oh. So, nakalayo na ako. Pero, hanggang bewang pa din yung tubig. Actually, not even may bewang, eh. Below my waist pa. So, hi guys. We're back. So, yeah, nakapag-swimming na tayo dito sa Lingayen Beach. Ano. So, siguro ano lang, they'll give you information about Lingayen Beach. So, first of all, so, paano ba makapunta dito sa Lingayen Beach? So, from Cubao, or kung nasan man kayo, sunakay kayo ng bus bound to Lingayen, or kung wala, bound to Tagupan, tapos mag-jeep na lang kayo papuntang Lingayen. And then, kung nasa Lingayen downtown na kayo, sakay lang kayo ng tricycle. Sabi nyo lang sa may Lingayen Beach or sa may Dayat. And yung Dayat. Sabi ng Dayat, dagat. So, alam na nila yan. And yung pamasahe from downtown, around 20 pesos yan per head. Kapag kadalawa lang kayo. And then, kagandahan pala dito, bago kayo makuna sa beach, nadaan na niyo yung Capitol. And then sa Capitol, marami rin mga nang puntahan doon. Meron doon parang memorabilia site. Kung saan nandun yung mga tanke, yung mga jet fighter ng World War II. Kasi very historical itong Lingayen Gulf. Dahil isa to sa mga naging battle place ng World War II. Kung natatandaan nyo yung, kung alam nyo yung movie ni Cesar Montano na The Great Raid, Hollywood film siya, tapos si Cesar Montano yung lida dun. So dito yung ginanap sa, I mean, at dito yung setting sa Lingayen Beach. Hindi dito eksakto, pero dito yon yung battle na yun, dito na gano'n. Ayun, tapos papunta nyo dito, may mga libreng cottage sa likod ng Capitol. So, libre yun. Siyempre, first come, first serve lang. So, upulang kayo doon kung gusto nyo. Yun nga, sabi ko nga kanina, medyo malayo siya from the beach, around 3 to 5 minutes. Pero kaharap lang naman, kasi yung beach ng Lingayen, sobrang lawak talaga niya. Actually, yung beach ng Lingayen, mula tulad sa Lingayen hanggang sa Binmali, isang kabilang town na yun. So, isang strip lang siya ng shore. Napakalawak talaga niya. And, malawak at mahaba siya.
So yun nga. And then, yan, pwede na kayo mag-swimming, ganyan. Pwede kayo mag-pitch ng tent or ng makeshift tent para pag medyo mataas ang araw, hindi kayo masyadong marawan, mainitan. Tapos pwede kayo magdala ng mga papag para makaupo kayo sa sand. Ganun. And guys, siguro tip lang, no? Dahil nga public beach to, sana yung mga basuran natin, no? Kasi parang ang dami ko nakikang basura dito. Libre na nga yung beach, guys. Hindi pa natatapo ng mga tao yung basura. So, sayang. Kasi, although may mga nagiinis, pero sana yung mga bote, ganyan. So, sana dinadana lang natin. Sana may plastic tayo para din yung mga basura na. Okay? Kaya, pwede kayo mag-chill. Meron namang mga lifeguard dito na nakaabang. Merong mga tao na pwede kayong rescue kung may something. Kasi may mga food din. Pero dito, may tako na naglalako. And then, after nyo maligo, kagandahan dito, merong parang public shower na provided yung local government ng Lingayen or ng provincial capital yata. Hindi ko lang alam kung free talaga, pero pwede nyo gamitin yun. Meron din naman mga private resort na nag-aalok ng shower, CR, ayun. And then, kung gusto nyo mag-overnight dito, kung galing kayo Manila, mag-run kayo ng van or whatever, family kayo, marami namang hotel dito around the beach. Sa beachfront mismo, may mga hotel or resort. Medyo pricey lang kasi beachfront na siya. So, nag-range siyang 2,500 above ang room. Pero, yung sa may lagpas ng unahan ng Kapitolyo, sa may Maramba Boulevard, doon, merong mga hotel na it would cost you around 900 to 1,500 per room, good for two. Mga ganon. So, isa doon yung President's Hotel. So, isa yun sa madalas namin ini-stay yan, yung President's Hotel. At, meron din silang tinatawag na, ano yung Capitol Hotel? Lingayen Capital Resort. So, yun, local government ang may-ari. Mga ganon din yung presyo, 900 to 1,500. Yung Lingayen Capital Resort, medyo beachfront na siya, pero malayo kasi, malaki kasi yung property niya. So, yan yung mga hotel. So, ayan ang Lingayen Beach. So, sana na-enjoy nyo to and papunta kayo kasi free siya. Ito talaga yung masasabi kong free beach sa Pilipinas. Kasi walang bayad na kahit entrance or whatever. Well, iba naman, may wala namang mga bayad. Pero syempre, napakalalayo ng, alam mo yung naharangan na ng mga resort, yung entrance para makapasok ka sa beach, diba? So, ayun guys, so there you have it. So I hope you enjoyed this vlog and this has been very informative for you. Sana mapunta kayo dito, no? So if you haven't subscribed to our channel, kindly like and subscribe. That's it for now. Bye guys. Dami sand.